So ayun, magandang umaga mga kaagres. So dito na naman tayo ngayon sa ating Munting Farm. So itong farm na to mga kaagres, so mas marami ang mangga rito pero marami na rin tayong mga tinanim dito kung nakikita nyo sa ating mga video, mga gulay, mga strawberry, lahat-lahat po ng ating mga pananim. So may ikot po tayo. So ngayon mga kaagres, maraming nagtatanong kasi sa akin sa aking FB page. So yan ang ating FB page. So maraming nagpipiin sa akin kasi nabanggit ko palagi na ang ginagamit ko ay almost organic at saka foliar. So sa organic naman, so obviously naman nakikita natin sa ating mga video, so vermicast tayo, chicken manure, cow manure. So ang mga resulta ay ito po. So may isa pa tayong nabanggit doon na gusto talaga nilang malaman kung anong ginagamit ko na foliar. So ngayon mga kaagri at gawa ko na lang ng video para naman na maipiliwanag ko ng gusto kung ano talaga yung ginagamit kong foliar. Kasi lahat ng foliar halos nagamit ko na. So alam naman natin tayong mga farmers kung saan tayo hiyang, kung saan tayo komportable doon tayo. So since 2002 nagumpisa ako sa farming, ito na po yung ginagamit ko na foliar talaga. Hindi mo na ako mapapalipat sa iba. Sumubok po pwede. Pero ito mga kaagri, 2002 wala nang iwanan kasi nakikita ko kasi talaga na mas komportable at saka maganda yung epekto. Maganda lang yung timing application kasi may timing application bawat foliar. So masunod lang po natin yung napakaganda po. Napakalaking tulong po sa pagbawas natin sa abono mga kaagri. Ito po yung ginagamit natin na foliar. Ito po yung Latim Gas Foliar Fertilizer. So nakalagay rito ay Palay Pro. Lahat po pwede po natin siyang gamitin. Kung naalala nyo sa ating strawberry, siya po ang nakapagpatulong sa atin na gumanda yung bunga, makapagbunga sa ating lakatan, sa ating mga kamatis, sa ating mga gulay. Lalong-lalo na po dito sa mangga. Kung makikita nyo po, napakalusog po. Lapit mo. Napakalusog po ang kanyang nagiging resulta. So kinis, malusog, bigat, andun po. So sa palay naman po, ito po, nako. Kung sa palay naman po, malaki po talaga pakinabang ng foliar na to. Kasi pang pagipi, pang palusog ng bunga, dito po tayo makapag-adjust po tayo ng abono po talaga. Pagka nakasanayan na po isang gamitin, so pababa ng pababa yung paggamit natin ng abono. Na hindi naman natin kailangan talagang gumamit ng sobrang abono. So yun nga palagi kong sinasabi, kung hindi natin maiwasan, adjust natin. Kasi doon tayo kikita sa pag-adjust ng gastos. So ang kagandahan nito mga kaagri, systemic siya. So maganda at saka may staker siya. At saka yung mga element, plant hormone, andun na lahat. So yun nga, hindi ako nagpo-promote mga kaagri, sinishare ko lang. Kasi alam nyo naman dito sa mga ginagawa ko, sinishare ko sa inyo kung ano yung magandang naranasan ko. So na ano ko tong mga kaagri, sa Mindanao kasi nandun yung isang tao na kilala ko na authorized nito. So kung ikaw taga Mindanao, swerte ka kasi andun siya ngayon, doon siya naka-assign. So ito po ang kanyang FB page. So Rinante Quillamor, shout out sa iyo. Sana marami ka pang matulungan ng mga farmers diyan sa Mindanao. So dati kasi siya dito sa Isabela, ang dami niyang natulungan, ang dami niyang nabigyan ng idea. Kasi hindi lang nagbibinta siya, nagbibigay din siya ng mga idea sa farming. So ayan, shout out sa iyo Rinante Quillamor. So pwede niyo siyang kontakin mga kaagri sa kanyang FB page or sa details andito po. So ayun, sana marami ka pang matulungan ng mga farmers diyan at saka makabigay ng magandang balita about sa pagpa-farming. So ayan, so ito na lang yung Latim Gas ko last, pero wala naman ang problema kasi tapos na ako ang last pre sa ating mangga. So sa paggamit, sa label po, meron po. So tapag-aralan at pag-aralan lang po natin kasi depende din sa panahon. Lalong-lalo na ngayon mga kaagri, tag-init dito sa Isabela. Never or hindi ka talaga makapagbigay ng abono, organic, kasi sobrang ang init. So dito tayo, makapagbigay tayo through foliar. So sinishare ko lang mga kaagri at hindi ako nagpo-promote. Sinishare ko lang kung ano yung maganda na naranasan ko. So maraming foliar. So depende na lang po sa paggamit natin kung paano natin siya gamitin ng tama. So ayan, mabuhay po tayong mga farmers, mga kaagri natin dyan. Maraming salamat po sa pag-support sa ating FB page, sa YouTube channel. Maraming salamat. Mabuhay po. Maraming salamat.